So mga pups, magpapalit tayo ng spark plug ko, itong Iridium. So papalitan ko ng Iridium, ayan ang code niya. So ito ay nabibili sa Lazada. So kailangan natin para mapalitan yan, yung pantanggal ng spark plug, yan mismo. Yan, ang pantanggal natin ng spark plug. And then, kailangan din natin ng screwdriver. So, standby mga paps. So, tatanggalin muna natin itong cover, itong niligan. Tapos yung mga yan, ay aangat na lang yan. So, linisin muna natin ang ating makina. Gamitin natin ng brush para matanggal ang mga alikabok niya. So gamitan natin na ito para ano, matanggal ang alikabok habang binabrush natin. Yan, para at least pag tinanggal natin yung ano, yung spark plug, wala nang papasok na alikabok diyan. So yan, tatanggalin muna natin yung mga tornilyo na yan sa 2, 3, at 4. Tatanggalin muna natin yung tornilyo yan at isa-isa natin hihilain yung coil. So, tanggal ng tornilyo. Yan. Isa-isa na natin hilain yung mga coil. Saglit lang yan. Ganyan lang. O, yan na. Tanggal na. So, ingatan nyo lang yan mga paps. And then, kunin nyo na yung pangtanggal ng spark plug. Yan. At dahil nahihirapan ako magtanggal, so, dinala ko na sa kaibigan ko, mekaniko. Ayan, tinanggal na. 4. So, yung pantanggal ko, pangit. So, dinala ko na lang dito. So, ayan, tanggal na siya. So, ayan, tatanggalin na yung ano, spark plug natin. No? So, ayan dapat ang tools na gagamitin pantanggal. Mas okay yan.
sabi ng kaibigan ko, pudpud na yung pinaka-tip ng spark plug. Tapos yung sunog ng spark plug, kulay brown. So okay ang makina, walang problema. Yun lang, yung spark plug, pudpud na, kaya pala nag-jerk or parang nabubulo na pag umaapag na tayo sa accelerator. So ito, salpaktan natin yung spark plug natin na iridium. So yan, malalaman natin mamaya kung gaano kaganda ang iridium na spark plug. So mga paps, may pit na. So dapat ilagay na natin yung ating coil. Tandaan nyo, wag na wag kayong magkakamali ng pagsasalpak ng coil. Kasi meron yan talagang bilang kung saan talaga yung mga coil na yan. Dapat nasa 1, 2, 3, 4 mismo yung mga coil na yan. At tandaan nyo mga paps, wag yung masyadong hihigpitan ng paglalagay ng tornilyo sa mga coil para hindi siya mabasag. Yung sakto lang na paghihigpit sa mga tornilyo niya. Okay. Ayos na mga paps. Ayan, isasalpak na natin yung cover. Ayan, ganyan na pagsalpak yan. Napakabilis lang, no? Ganyan lang ang pagpapalit ng spark plug natin. Iridium na. Ayan na yung code. Yan ang ilagay nyo. Napakaganda ng iridium spark plug na yan. Subok ko na yan. So, ayan, tapos na agad mga paps. Nihigpitan na lang yung tornilyo ng aking cover. So, ganun lang pagpapalit ng spark plug natin. Okay. So, ito yung spark plug, no? Pudpud na yung pinaka-tip niya, yun, no? Wala na sa clearance. Masyado nang malayo. So, pwede pang gamitin yan. Pupukpukin lang yung pinaka-dulo para medyo lumapit dun sa tip ng spark plug. Pwede pa, pero hindi na. Ayoko nang gamitin yan. Mas maganda ang iridium. So ito na yung kanyang code, BKR7EIX116988. So yan, ayos yan. Nakita nyo mga paps, kulay brown ang sunog ng apat na spark plug. Okay pa yan, tututusin. Ang problema lang, yung tip niya malayo na, napupudpud pala yan. Kaya pala nag-jerk pagka inapakan ko ang accelerator, parang biting ka. So yan ang dahilan yan. So ginagawa ng iba, pinupukpuk yan para lumapit. Pero ako hindi na. Palitan ko na yan. So tara, subukan na natin. Ayos! So yun, testing. Testing. Ang ganda marakbo. Wala nang jerking. So ayos na siya. Ayos ang takbo niya. Smooth. Napaka-smooth ang takbo na ngayon. So yan ang isang dahilan kaya minsan nag-injure ko, parang nabubulunan, pudpud na pala yung pinaka-tip ng spark plug ko. So yun, kailangan palitan nyo na. Yun lang mga kaibigan, tresera pa lang takbo ko nyan, pero napaka-smooth na. So yun lang mga paps, salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe. Thank you. Oh,